ganun, Father. So yan, dito kami ulit sa Philippine Consulate. May naglilinis doon. So yan. Yan yung building. Yeah. They're cleaning. So ito yung Chick-fil-A na malapit siya. So yung next door na lang, yung linilinisan nila yung banda. Yes. So yung Jollibee, yung next door, open na siya. So yan yung Jollibee. Okay na exactly the building. See? So yes, we're open. So itong Jollibee ay open na siya. Kaya lang about 9 a.m. Yeah. So 9 a.m. That's not it. This is it. Yeah. So I think this one. Yeah. So open na siya. So dito maghintay si Jowa. Ito yung building siya. And ito yung building ng Philippine Consulate dyan. Ayan. Yung mga kabayan doon. Jollibee. Hello everyone! Welcome back to our channel again! At ito, isi-share ko yung na-experience ko sa aking application sa aking dual citizen. At yes, naka-oath-taking na din ako at isi-share ko sa inyo kasi yung mga dito kami sa Ohio. Din. Tas ang jurisdiction namin ay doon sa Chicago. Tas nag-drive kami doon. Malayo nga eh. More than 5 hours, 5:45 ang biyahe. Kaya lang, medyo it takes time mga more than 6 hours. Kasi nga yung stop na ano. Pagpahinga. Kasi yung oras dito sa Ohio at sa Chicago ay 1 hour difference. Kaya yung mga schedule na ninyo, i-check ninyo baka yung oras ninyo ay mali-late kayo or hindi tama yung oras na pupunta kayo sa consulate. Kaya i-check ninyo sa inyong place kung pareho yung oras or may difference. Kasi dito sa amin ay 1 hour difference ang kasi yung difference. Schedule ko ay yung oras ko ay 9 o'clock, kaya lang 5 minutes bago ka 5 minutes before 9 dapat nakapila na kayo doon sa ano sa, para mag papasok yun dito kasi doon sa consulate doon sa Chicago. That's the flag in your head. You see that? So that's the flag. Hi, the Philippines from Michigan. Welcome to Chicago. Welcome. Hi, taga Sao Sami. Hi, the main thing is Cebu. We have the same. Ito yung
first entrance. Tapos my entrance siya dyan. At may nakabantay dyan sa loob kung anong appointment. Nag-drive ako kanina. Sabi ko parang naiwanan ko yung wallet ko. Welcome to the Consulate. So doon sa information, i-check nila. So, five minutes before yung schedule. Tapos, pinakita namin yung mga ID namin, or yung identification card, your driver license, kung ano ang meron sa'yo. Kasi, yun ang i-check nila. Kasi i-check nila yung pangalan mo doon, yung schedule na nandun ka. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Pagpasok mo naman sa ano, pag naka nandun ka na sa consulate, i-check nila yung mga papers mo, kaya i-prepare mo yung mga papeles mo na original, yung mga original na papers, yung mga original na papers kasi itatawagan nila yung mga pangalan, tapos ipipresent mo yung original na documents. Sa akin, yung original documents ko ay ito lang, yung birth certificate ko, marriage certificate, at saka itong naturalization certificate, yung passport na Philippine passport, at saka itong US passport. Ito lang ang pinakita kong 5 na passport na documents ko na original na tinignan nila. Kasi sa akin, PSA na siya of marriage, kasi sa Pilipinas kami nagpakasal. So, itong 5 lang ang pinakita ko, kaya dapat i-check ninyo yung mga original na documents ninyo para matuloy yung oath-taking. Tapos, nung chinek nila yung mga papers na original, ay nag-signature, pinag-sign. Kasi papasukin kami ng 9 o'clock. Tas off-taking pagkatapos. So, yun. Chinek nila yung mga papers na original. Tapos, nag-sign. Tapos, nag-thumb. So, ganito siya yung oath. Ito yung oath. Ito yung yung binigay nila. Ito yung identification certificate. So, ito yung certificate. Ito siya. Tapos, ito, may thumb. Yung ginagamit natin dati nung magbuboto, pag magboto ka noon, yung dating ginagamit natin, yun, ita-thumb dito. Thumb, ilalagay dito. Yung thumb ink, yun, ilalagay dito. Tapos, yung photo, dito siya. Kung natandaan nyo yung application form, may dalawang application form, may dalawang photo na sinubmit natin. So, na-send ito sa email, ay sa mail, kasama yung mga documents na photocopy, tapos yung payment. Yun, may dalawang photo na nailagay doon sa application form. Yung isa, linagay nila yung sa certificate. Yeah, sa identification. Ito yung certificate na binigay nila. Yung pang-dual. Ito na yung certificate siya. So, yung isang photo linagay nila dito. Yan.
Tapos may my signature ka dito at may ink, yung thumb ink, yun, meron siya. Yung ano, yung may nagtatanong sa akin kung sa application form ko, anong pinaste ko doon sa form, sa form na photo, kasi doon ang pagpagpipilian, ano, paste or tape. Ang ginamit ko ay tape para pag tinanggal nila ay madali lang, tapos malinis ang pagkalagay dito sa ito yung dual certificate na siya. Ito ang pinaka-importante. Ito yung binigay nila. Tapos may oath allegiance. Oath of allegiance. Ito siya. May sealed siyang ganito. Yan. May signature din dito siya. Ito ang naibigay. Tapos itong ano, itong yung parang petitioner ka na ano, nag-apply ka ng dual. Yan. Petitioner was a former natural born citizen was of born the Philippines. In. Ganito siya. Yung petitioner mo ito na nag-apply ka siya. So, tatlo ang binigay nila. Ito. At saka oath of allegiance. At saka yung dual certificate. Ang nakalagay dito ay identification certificate. Tapos my number doon. So, ito siya. So, ito ay importante. Itong pinaka-importante. Tapos, yung passport ko pala na Philippine passport. Ito yung Philippine passport ko. Tapos, ang ginawa nila, tignan niyo itong ginawa nila sa passport ko. Itong passport ko ay pinagawa ko last year. Tapos, binutasan nila. Pinagawa ko last year kasi ito, mag-expire kasi yung passport ko. Tapos, hindi ko alam kung kailan ma-approvean yung, ano, yung kung kailan ako mag-US citizen. Eh, ang bilis pala yung nangyari last year na pagka kuha ko ng US citizen, tapos nagpa-passport na ako kasi nga yung nanay ko may sakit, kaya in case of emergency may passport ako, tapos mag-i-expire yung passport ko, kaya nagpagawa ako. Pero ang ginawa na nila ay binutasan na nila, so hindi siya valid. Kasi kaya, take note yung mga gustong magdo-dual citizen. Huwag muna kayong magpa-passport. Kasi sayang naman. Dapat pagkatapos ng ano ng dual citizen niyo bago kayo kukuha ng passport. Kasi, sayang din. Hindi siya valid. Gawa uli ng iba, kasi pag nag-dual ka na, nag-start ka ng dual, new passport ka uli. Kaya ito, sayang yung passport ko, yung effort ko. Mura lang naman kasi $60. Kaya lang yung pagpunta ko doon. Last year, pag-hotel, yung effort mo na napunta doon, mas mahal. Kaya ganun ang gagawin niyo, yung gustong mag-dual kahit expired na matagal yung passport niyo, pag kung hindi gagamitin niyo yung US passport niyo, pero pagkatapos na makadual na kayo, magpapa-passport kayo, kasi sayang, di ba? Ito lang, 1 year lang, wala na, sayang na. Tapos, yung, hindi naman, pag naka-dual citizen ka naman, yun, ito ang sabi nila, pag dual citizen ka naman, hindi necessary na mag-passport ka ng Philippine passport. Kasi, pwede namang gagamitin mo itong dual
certificate mo at saka yung US passport. So, pwede mong gamitin ito pauwi na yung US passport mo or at saka yung dual citizen mo ay pwede na. Philippine citizen ka pa rin. So, it's not unnecessary na magka-passport ka. Pero, sabi nila, still recommended, nire-recommend pa rin nila na magpa-passport tayo. Para, itong passport natin ay parang identification card. Lalo pag umuwi tayo, pag may mga transaction tayo, di ba itong ipapakita natin. So, highly recommended pa rin na magka-passport tayo kahit may dual citizen, kahit dual tayo. Kaya, recommend pa rin na magpa-passport ng Philippine passport. So, baka next year pa ako magpagawa kasi nakakapagod din mag-travel doon. Yeah, tapos, syempre, yung oras mo, time. So, itong tatlo ang binigay nila. Tapos, pagkatapos na binigay na nila, yun, in-explain nila, yung pagkatapos na kaming nag-signature, lahat nung natapos, kasi doon ay konti kami lang, mga 20, yung na-occupied lang yung mga chair. Tapos, kami lang. Tapos, bawal mag-video. Tinanong ko kasi kung pwede akong mag-video. Sabi nila, hindi pwede. So, pagkatapos kami lang na nag-oath, kasi sabi ko, memories naman. Ayaw naman. Sabi naman nila na mag-picture na lang. So, at the end ng off-taking, doon lang kami nagpa-picture. Yun, ginanon ko yung naka-on siya. Pero hanggang hindi ko nakuha yung pag-off namin na sa picture lang ng vlog. Ang ginawa ko, wala talagang wala kang kasama. Ikaw lang. Noon kasi Friday. So, i-check lang ninyo kung, kasi minsan nag-change sila ng mga oath-taking day. Kasi sa akin, ang oath-taking day ay Friday. So, walang application ng passport. Oath-taking lahat ang gagawin doon na araw. Tapos, tatlo pala kaming batch. So, kami ang batch namin ay 9 o'clock. Tapos, papasok kami ng 9 o'clock para sa sign or lahat. Tapos, sa 8, by 10 o'clock, pagkatapos na namin natapos na yung inisa-isa kasi silang chinek, yun. Tapos, magsasign ka pa. Yun. Pagkatapos noon, nag-explain sila. Tapos, pagkatapos na na-explain lahat ng mga question o yun, nag-off-taking na kami. Tapos, nung natapos na namin ng off-taking, pero my next batch pala. So, ewan ko kung anong oras yung next batch. Siguro pagkatapos namin, tapos may afternoon. So, tatlong batch kami nag-off-taking sa isang araw. Kaya, hindi nila ginawa lahat in one time. So, parang separate-separate tapos lang. Tapos, pagkatapos na yun, ng oath-taking, dun na kami nagpa-picture sa sa konti lang picture kasi lahat nagmamadali kung saan sila pupunta. Kaya doon, wala na. Pero at least nakuha ko na siya. I'm very happy. At yung next na lang, magpapasport uli ako. Kapag uwi daw ay ito yung certificate na dadalhin. Tapos yung US passport mo at yung Philippine passport kung meron. Pero pag wala kang Philippine passport ay itong US at saka yung dual certificate mo.
Tapos, pero maganda talaga kung meron kang ano, Philippine passport kasi ito ang magiging identification card mo sa atin. So, thank you so much for watching. Bye everyone. God bless. Full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Through the rain, the ones who stood for something more, we won't forget your name. The tide is high, say goodbye, set it sail. And all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, a new friend. Yes. Mm-hmm. Cagayan de Oro City! Baguio! Ah, Baguio ka? Oh, I see. Ay, Mahanapin ko yung asawa ko dito. Saan pa yung ano? Saan pa yung entrance? Saan ba? Ito yung Jollibee bukas na. Last year kasi closed. Ngayon bukas na siya. Can you take a picture with me? Si ano? Si Jollibee. Hi Jollibee. Para akong tibang. For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave.